Magandang araw mga ka-hunters. Ako nga po pala si Raven, isang product trainer and operator dito sa Bourbon Electronica. So ngayong araw po is idedemo ko po sa inyo yung Vanquish 540. So ang Vanquish 540 po isang heavy detector na nalalim po ng 2 hanggang 3 feet. So yan, ito po yung Vanquish 540. Ito pong Vanquish 540 is multi-IQ na po siya. Pwede po siya sa park, field, and beach. So, kalimitan, ang mga bumibili nito is ginagamit talaga sa beach. Yung mga nahulog na alahas, singsing, or mga coins sa beach, pwede nyo siyang madetect. At pwede din po ito sa field. Kunyari po, yung gold prospecting. Kung ang lugar nyo is madaming gold nuggets, so, pag may gold nuggets na maliliit, syempre merong malalaki yon. So, yung malalaki lang po yung madedetect nyo, mga kasing laki ng 25 cents pataas. So, idedemo ko po sa inyo kung gano'ng kalaki ang kaya nitong Vanquish 540 na gold. Then, ano ba yung mga features niya doon yung sa iron bias at pagpapakinig sa tunog. Kung maseseparate mo kasi, ang uri ng bakal depende sa tunog gamit ang mga Vanquish series. So, meron po tatlong series ang Vanquish. Vanquish 340, 440, at 540. So, meron lang po itong 540 na ProPack. Ang pinagkakaiba lang yan naman po is mas madami settings yung 540 kaysa sa dalawa. So, yung 440 naman, mas madami settings kaysa sa 340. Ang pinamadami settings po is yung 540. At mas malalim siya ng mga ilang inches. Ito po yung inclusion niya. Yan, may battery po siya dito. Meron na po siyang charger ng battery. Rechargeable na po ito, itong battery na kasama niya. Then, manual. Yan. Quick start guide. Then headphones para mas mapakinggan nyo yung pagkakaiba ng tunog. Yan. Ito naman yung lower shock po natin. Then yung control unit with kasama na po dyan yung middle shock. Then ito naman po yung armrest. At yung coil. So si Vanquish 540 po ay isang automatic ground balance or ready to use na po. Pagkabukas nyo, then pwede na po kayong magdetect. So pero dapat alam niyo yung pagkakaiba ng tunog. Kung gusto niyo malaman ang pagkakaiba ng tunog, panoodin niyo po ang video na to. Itetesting po natin siya dito sa 5 peso coin. Dito sa 5 peso coin na bago, sa luma. Then sa screwdriver. Then pure gold. 18 carats gold. Yan. Meron yung different sizes. Ito yung kasing laki ng 25 cents. Yan. Mas maliit. Ayan, hanggang dyan na siguro. So, ito is copper, nickel,
Nickel and iron, meron tong ano. Pero man, is iron lang. Ayan. Ito po yung pagkakaiba ng tunog niya. So, buksan natin. Yan, lagay natin sa coins. Ay, sa rings. Kasi ito yung pinakamalalim niya. Yung rings. Then, ito yung iron bias. Pag pinindot mo yun ang isa, nawala yung mga guhit doon, ibig sabihin, hindi mo na madedetect ang mga iron. Pag binuksan mo naman, yan, detected mo yung iron. So, unahin muna natin sa hindi detected yung iron. Ayan. Unahin natin dito sa pure iron, sa screwdriver. So, ayan. Hindi po siya detected. So, sunod naman po natin is yung iron and nickel. Ayan. Medyo hindi siya ma-detect kasi meron siyang iron content. Pero detected yung nickel niya. Dito naman sa copper. Almost 1 feet. Kaya niya itong 5 piso. So, dito naman sa gold. Hmm. 25. Kasi laki na 25 cents. Tapos 18 carats gold. Kaya niya sa 10 inch. Napakalakas ng detection nito ng Bankish 540. So, depende kasi sa size. So, ito, mas malaki. Siyempre, mas malayo mo siya madedetect. Nga lang, ayun yun po yung pagkakaiba ng tunog. Pakinggan nyo po, ito po is mas matinis. Ito namang gold is medyo mababa yung tunog. Ito namang nickel. Then, ito naman yung maliit na 18 carats. Detected niya pa rin po, pero sa mas, malalapit na lang po sa coin. Mga 6 inches. To 5 to 6 inches. Ito naman, maliit na po siya. Yan, detected niya po, mga 3 inches. 3 to 4. Ito naman, mas maliit doon. Mga 2 inches, detected niya po ito. Ito naman, yung mas mga maliit. Testing po natin. Yan, mababaw na po siya, wala nang 1 inches. Siyempre, hindi na po ito kaya niya. Yung mga gatundok na, hindi na po niya kaya yan. So, ito po yung pagkakaiba ng tunog pag naka-open yung iron bias. So, yan. Ito po yung iron. Yan. Negative po yung lalabas sa kanya pag iron. Yan. Para lang siyang humming sound. Then, dito naman sa copper, sa iron and nickel. Yun. Meron siyang kasamang humming sound. Then, matitinig niyo, maririnig niyo din yung high pitch na tone. Pero at the same time, meron siyang humming sound. Kaya meron siyang iron content. Iron and nickel. Dito naman sa copper, yan. Wala siyang humming sound. Matimis na tunog lang. Yan. Kasi wala siyang halong iron. Dito naman sa gold. Ito. Yan. Wala rin po siyang halong tunog ng iron. Yan. Kasi po gold siya.
So yun po yung kagandahan sa Vanquish series. So meron po siyang iron bias, mapapakinggan nyo kung ano ba yung klaseng metal na nadedetect nyo. Kung copper, iron lang, or meron siyang part ng nickel, or ibang klase ng metal. Mas madali nyo siyang ma-determine kung anong klaseng metal na agad yung nadedetect nyo. Mas maganda, tingnan nyo pa rin para mas malaman nyo kung ano yung nadedetect nyo. Kung gusto niyo pang may malaman about sa mga metal detector na binibenta po ng Bourbon Electronica, so subscribe niyo lang po ang aking channel para po ma-notify kayo sa mga gagawin kong videos. And kung gusto niyo lang pong umorder, so i-text or tawagan niyo lang po ako sa number na ito para sa mabilis na transaksyon. Pero mas maganda kung tatawagan niyo po ako para mas masagot ko po agad kayo.